jamba. Don't need to manila with the hip and jumps. Yeah, shake it up and dance it like no more drama. And shake it up and just really dance with a dot. Don't we keep stopping, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of BBC pieces of heaven.
Sinimulan ko tong walang naniniwala sa paligid ko. E ano susula. Sinimulan ko tong walang naniniwala sa paligid ko. E ano susulatan ko lahat ng mga plano by na 130th Chinese General Hospital and Medical Center Anniversary Painting Contest Winners. First prize, Jenny Tan Felix. Pamilya, Tatak Pinoy ang obra ng Bayan Patroller na si Jenny Tan Felix dahil ang ginawa niyang canvas sa pagpinta ay sa mga bilao. Anya, bata pa lang siya, ay hilig na po niya ang sining pero nagsimula siya magpinta nitong 2020 sa kasagsagan ng pandemya. Nako, para malaman natin kung ano pa ba yung mga bagay materyales na ginagamit niya sa kanyang pagpipinta, makakasama po natin live via Zoom si Miss Jenny Tan Felix, ang isa nga sa mga artist natin, bilao artist. Ako na ang magbabansag kay ma'am na bilao artist. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning po. Ay, ang ganda ni Ma'am Jenny kasi ang ganda ng kanyang mga paintings. Ito si Ma'am Jenny. Opo, umpisa na po natin ito. Ako po ay nagpipinta rin pero sa canvas lang po ako nagpipinta. And I have to say, medyo tricky pag nagpipinta ka sa mga iba't ibang klase ng mga materials, ibang pagpipinta. Yung estilo sa canvas, ibang estilo sa papel. Paano po? Buti naisipan niyo po na magpinta sa mga bilao, Ma'am Jenny. Opo, kasi before po, meron po talaga akong project na sa mga bamboo coin bank, tapos mga bamboo speaker, tapos yung parang manager ko po dati, siya po yung nagbebenta ng mga paintings ko na yon, tapos siya din nagsusupply. And then, kaya lang nung pandemic po, nawalan po kasi ako ng supply gawa ng nag-lockdown, so hindi po ako makapunta ng Manila kasi from Manila pa po yung supplies. Then, sabi ko parang gusto ko pa mag-paint, parang ano pa ba yung mga tatak Pilipino na pwede kong gamitin. So, nakita ko po yung bilao dun sa kusina namin. Tapos sabi ko, why not i-try ko siya? Kasi ang ganda ng structure niya. Kumbaga, di ba po yung parang silo niya, meron po siyang mga rectangle yung shape niya. So, yun po, kada rectangle, iniiba ko po yung mga shade ng color. Kaya sobrang nabubuhay po na yun. Kaya po sabi ko, ay, tutuloy-tuloy ko na to kasi sobrang tatak Pilipino. Kumbaga, pagka sumikat siya, alam mong Pilipino yung gumawa. Kasi po, bilao eh. Oo, nakikita ko yung mga litrato na pinapakita po namin sa aming mga screens kayo. Napaka-vibrant ng mga colors sa pinipili mo. So, sa mga nanonood ng mga aspiring artists din po, no, na gusto subukan naman yung ganitong klase ng pagpipinta, gano'ng katagal ang proseso dyan, no, sa pagpipinta sa bilao?
Siguro po yung whole day na 12 hours, yun po. Kaya ko po siyang tapusin. Yun po yung pinakamabilis ko na nagawa. Sa isang 18 by 18 na bilao, yun. Kaya na po siya ng 12 hours po. Basta po nasa, ano ka talaga, yung nasa creative moment ka talaga, yung nasa mood ka po talaga na mag-paint, kumbaga gano'n. Pag inspired ka talaga, dire-diretso na yan, no? Opo. Basta, ano lang, maisip mo lang yung tema na gusto mo. Kumbaga, pag kasi hindi mo ginawa yung tema na gusto mo, paulit-ulit kang iaano ng mind mo eh. Parang hindi ka matatapos. Kumbaga, basta kailangan matapos mo muna yun. Yun. Kaya po kailangan 12 hours po, yung ano ko, tuloy-tuloy lang po yun, nagawa. Pero paano yung inspiration mo behind sa kung anong pinipinta mo sa mga bilao mo? Parang gigisik ka na lang, bigla na inspire ka, gusto ko magpinta ng dagat. Ganun. Paano yan? Ayun po, minsan may mga ganun. Kapag po, katulad ng isa ko pong pinaint, is yung sa, yung client ko po kasi na yun, ang gusto niya is Harry Potter na design daw. Tapos po, edi sabi ko, parang para kakaiba siya. So, galing po kasi akong beach noon. So, parang ia-aura ko siya na beach yung design. So, beach yung background niya. Kaya yung Hogwarts po, nilagyan ko siya na parang style niya is ano, summer style. Kaya po, ganun yung ano, yung art name nung ano ko. Nakita niyo po ba, ma'am? Oo, nakikita ko lahat. Apo, yun po. Oo, nakakatawa. Nakikita ko talaga lahat ng mga ginagawa mong obra. So, sino karaniwan yung mga kliyente mo dito? Ano mga age group yung mga yan? Ano, at depende po kasi, may iba po kasi na yung mga ka-work ko lang, tapos mga friends, tapos yung iba po mga nire-refer ako ng friends, tapos meron din po sa online kasi po may page din po ako ng ano, ng sa mga paintings ko po. Bali, ano po ang plano niyo ngayon, ma'am? Mukhang napaka makulay, no, itong career mo bilang isang pintor. Ano po plano niyo pagkatapos ng bila o pagkatapos po ng yung mga bamboo? Ano po ang next niyo? Baka mga handmade bags na ba yan? Katulad ng ilan sa mga... Kasi po, nag-order na po ako ngayon ng mga parang, alam niyo po yung mga, anong tawag doon? Yung pampalengke natin? Yung mga... Nasa dulo na, Kuya Edric, pakitulungan ako. Anong tawag doon? Bayong! Yung bat. Apa, yan. Bayong. Tama ba? Bayong. Oh, okay, yung bayong, right. Lalagyan ko po siya ng design na sobrang, ano, yun din po, inspired din po siya sa mga Filipino culture natin. Ayun po. Yun po yung hili ko din talaga i-paint, yung mga, sa mga fishermen, sa mga farmers, yung mga ganun po natin. Alright, so ano po yung, kumbaga para mabibigay mo na tip dito sa ating mga aspiring na mga artists katulad mo, kung anong magiging, ang pwede mong ibigay sa kanila para ma-inspire sila na ipagpatuloy, kasi minsan nagkakaroon tayo ng struggle dyan, parang nagda-doubt tayo sa sarili natin. Bigyan natin sila ng konti motivation, ma'am. Yes, ma'am. Bali kasi, ano, kahit anong dumating sa'yo na pagsubok katulad ng pandemya, ma'am. So, sarado yung mga malls. So, saan ka bibili ng materials mo, yung canvas mo, di ba? So, meron tayong mga iba't ibang paraan para ma-show pa rin yung emotional, yung feelings na meron tayo. Tapos, huwag tayo matakot na ma-criticize, ma-reject. Kasi ako, ang dami po talaga nag-reject sa aking mga galleries, ganyan, na kung pwede po bang ihang ko yung paintings ko dyan sa inyo. So, ang dami pong mga rejections, ang dami pong mga losses na mga competition. But then, since mahal mo yung ginagawa mo, since gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka, at hindi lang yun, nakakatulong pa siya sa pamilya mo, sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. So, as a breadwinner of the family, sobrang laking tulong po talaga nung blessing nung talent na meron po ako. So, ayun po, gamitin natin yung talent na yun. Huwag natin ikulong sa mga notebook lang natin. I-share natin palagi. Malayin natin, di ba? Meron tayong bigla na lang magtatanong kung pwede bang i-handle kita. Kasi ganun din po yung nangyari sa akin. Parang, ano lang po eh, parang sobrang mga minor lang yung mga paintings ko. And then, bigla na lang pong may tanong sa akin kung pwede bang i-handle kita, i-painting mo to, ganyan. Ako nang bahala bibenta.
So, mag-wait lang tayo, mag-boom din yung lahat ng mga paghihirap natin. So, mabagal lang, pero at least, nag-grow pa rin tayo, yung talent natin, mas na-i-improve. So, yun po. Kahit po wala po kayong mga certificate, kasi ako man, wala rin ako mga certificate na or diploma sa fine arts kasi medical technologist po ako eh. So, pure talent lang po talaga. Kung baga, natuto lang ako sa mga losses ko sa competition, sa mga ganun, matagal na paghahasa. So, yun lang po. Wala akong ibang masabi sa iyo, ma'am, kundi girl power. Sabi nga po nito ang ating mga teleradio yes, staff na power nanonood. Ang daming nai-inspire. Eh, nakakatuwa na makita na hindi ka pala talaga nag-aral dito. Talagang naging passion mo lang ito. Opo, ma'am. Kasi hindi afford. Pero tingnan mo opo, naman ngayon. Sinabi mo, breadwinner ka. Medyo lang yung iba nating mga ano eh. Opo, ma'am. Kumbaga, isa talaga ito sa mga ano ko, bread and butter ko, pagpipaint po talaga. So, every after duty, kapag po walang OT, yun, diretso painting tayo, pag may mga off, paint po tayo, paint lang ng paint, tapos post mo lang ng post, may bibili niyan. Kumbaga, parang ganun po yung nasa mindset ko palagi. Mm-mm. Hanggat may buhay, may pag-asa, sabi nga po nila, at malaman ko lang, may pera sa bilaan. Yes po. Maraming salamat. At natutunan ko iyon, nakakatawa. Thank you din po, ma'am. Ko. Opo, thank you po ma'am. At last na lang po ma'am, sa lahat po ng mga nais pong bumili ng inyong obra, paano po kayo malalapitan ma'am? Yes po, please, pwede po kayo mag-visit sa page ko, Filipina Peace. Yung Peace po is P-I-E-C-E, kumbaga obra, yung ano, Filipina okay. Peace. Opo, kasi puro mga Philippine-inspired, ano po talaga siya. Tsaka, di ba po, sa ano po tayo, mga gamit po ng Pilipino yung ginagamit po natin. Kaya Filipina Peace. Ayun po. Sana po mahikayat ko po kayo. Sana po bumili po kayo or magpagawa po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa oras ninyo, ma'am. Masabi nga nila, iangat natin ang galing ng mga Pilipino. Nako, ito po, time check po tayo. Meron po tayong espesyal na panauhin ngayong hapon sa ating programa. Makipagkwentuhan po tayo sa isang artist mula po sa Cavite na nasa likod ng Pinoy na artworks. Dahil ang kanya pong artworks ay ginagawa niya sa Bilao. So, tingnan na po natin kung kasama na po natin via Zoom. Walang iba, binibining Chenny Tan Felix. Alright, tingnan po natin. Ma'am Chenny, nandyan ka na ba? Kasama ka na ba namin? Parang wala pang camera si ma'am. Hello ma'am, magandang hapon. Hello ma'am Chenny, ayan. Magandang hapon ma'am Chenny, kumusta po kayo? Okay naman po ma'am, off po ngayon, saktong-sakto yung interview niyo. Nako, saktong-sakto ang interview natin. Ma'am Chenny, balita ko kayo po ay taga Cavite. Saan po sa Cavite? Sa Carmona, Cavite po ako. Sa Carmona, Cavite, wow! Alam mo ma'am, second most favorite town ko ang Carmona dahil yung kapatid ko at yung pamangkin ko ay nakatira ngayon sa Carmona, Cavite. Pero ma'am, sa Manila ka naka-base ngayon, no? Opo ma'am, kasi dito yung work ko ngayon as medical technologist. Medtech. Ayan, si Mama Isang frontliner, si Ma'am Chenny. So mamaya natin kwentuhin si Ma'am Chenny tungkol sa pagiging medtech. Kasi ang layo ng pagiging artist sa pagiging medtech. Paano ba napunta na siya ay nag-medtech sa halip na kumuha ng mga kurso na may kaugnayan sa art. So Ma'am Chenny, kwentuhan mo muna kami kung paano po at kailan kayo nagsimulang gumawa ng artwork sa Bilao. Nito lang kung nag-start po yung kasi ano, bali, nahirapan po kasi ako nung bumili ng mga materials sa mall. Kasi po, since lockdown po, sarado po yung mga mall natin, ganyan. So, sabi ko, sayang naman yung mga natitira kong oil paint. Kasi pag yung mga oil paint matagal na gamitin, ano siya, parang tumitiga siya. So, sabi ko, ano pa kaya yung pwede kong gamitin na canvas, ibang materials naman. Kasi since wala naman akong mabiling mga canvas.
Tapos, that time kasi, meron akong project sa mga bamboo coin bank, tas bamboo speakers, ganyan. Tapos, sabi ko, kung maka-Pilipino din yung gamitin ko, pagtingin ko dun sa, sa kusina namin, merong bilao. Tapos, di ba alam naman natin yung itsura ng bilao, pero nung parang tinignan ko siya na parang sabi ko, ay parang iba yung structure niya, yung rectangle-rectangle siya. So, sabi ko, ito yung gagamitin ko. Parang gagawin ko iba-ibang kulay per rectangle na para mas mabuhay yung pagkabilao pa rin niya, yung structure niya as bilao. So, ayun po, dun po ako nag-start mag-paint na po sa bilao. Ayun, so ibig sabihin ma'am, 2020 ka nag-start mag-paint sa bilao, pero even before naman, nagpipinta ka na rin, di ba? Ay, opo. Elementary pa lang po ako, nagko-compete na po ako talaga sa mga paintings. Opo. Nabanggit niyo po kanina, Ma'am Chenny, na nagpipaint din po kayo sa coin bank, sa bamboo. Nakakita ko ng picture na may pinta nga po yung mga bamboo. Ma'am, bukod sa mga yon, anong mga bagay pa, saang mga bagay ka pa po nakagawa ng artworks? At ano po yung pinaka-unconventional, yung pinaka-weird na bagay na napintahan mo na? Bali, yung pinaka-weird na nagamit ko, ma'am, is blood. Kasi since tech po ako, yung pinaka-basic po namin talaga is yung kumuha ng dugo. Mm-hmm. So yung first successful blood extraction ko, yun yung ginamit ko po pang paint. So yun yung pinaka-exotic na ginamit ko po talaga na pang paint. Tapos, yung pinaka-kakaiba po talaga is yung sa bilao. Mm-hmm. Kasi sobrang malaki po siya, bilog, kakaiba, tapos iba-iba yung forma niya. So para sa akin, yun talaga yung pinakakaibang nagawa ko. Kumbaga parang kahit na meron pong ibang nakagawa na nun, para sa akin, yun yung na-discovery ko po siya ng sarili ko nang hindi ko pa tinitignan sa internet, nung wala po akong tinitignan na iba pang gawa, ganun. Parang nag-create lang po ako ng bagong style ko, ganun. Opo. Ma'am, yun bang pagpipinta mo gamit ang dugo ay nakagawa ka ba ng iba pa o first time mo lang nun at hindi ka na naggawa ever? Bali, meron kasi akong classmate, natuwa din siya. Nagpagawa din po gamit naman yung blood din niya. Mm, opo. Ma'am, may sample ka ba dyan? Aba, aba. May sample ka ba, ma'am, ng ng artwork gamit ang blood? Ay, nasa ma'am, nasa Facebook sa Pilipina page. Opo, sige, titingnan ko na lang mamamaya. Ma'am Chenny, ikaw po ba yung nagpipinta rin sa canvas naman? Opo, bali, ang gawa ko naman po sa canvas is parehas lang din po siya sa bilao. Meron po siyang forma na bilao. Kumbaga kahit square or rectangle po siya, meron pa rin po siya nung lines na pa-rectangle-rectangle, katulad ng forma ng bilao. Kumbaga, yun na po kasi yung naging signature style ko. Mm-mm. Alright. Ma'am Chenny, ano naman ang gamit po ninyong paint? Dahil sa bilao po kayo usually nagpipinta. Ano naman po yung gamit ninyong paint? Ito po ba yung ginagamit din ninyo na pampinta sa lahat ng bagay? O depende rin po sa bagay o surface ang pinturang ginagamit ninyo? Ang ginagamit ko po is oil paint para po sana wala pong water na gagamitin. Kasi yung mostly na ginagamit ko po is yung mga woods, yung mga sa bamboo, ganyan po. Tapos po, yan nga po yung bilao. Bawal po kasi silang mabasa. So, ganun po yung ganun po yung ginagamit ko palagi. Opo. Oil lang po. Mm-hmm. Opo. Ma'am, kapag ba pagkakatapos ba nitong mga bilao art, nilalagyan mo pa ba 'to ng parang coating para mas tumibay yung kapit ng pintura sa bilao? Ay, actually wala po talaga akong nilalagay sa bilao. Opo. Bago ko po siya gamitin, basta po pumipili lang po ako ng makuputing kulay na bilao para po hindi po mahirapan na magpipintura pa ako ng puti, saka ako magpipintura ng pinaka-obra. Bali, pumipili na ako ng puti agad para hindi ko aksaya sa materials. Tapos, yung preservation naman po, hindi rin po ako gumagamit ng mga fixatives na
Bali kasi yung ginagamit ko kasing brand, ano siya, parang sensitive po siya sa ano, sa mga fixative. Kumbaga pag po kasi in-sprayan siya ng fixative, yung brightness niya na so kaya po wala po akong ginagamit. So ano lang po talaga siya, bilao tapos oil paint. Tapos yung preservation, sinasabi ko po lagi sa mga clients na bawal po siyang mabasa, bawal direct sunlight. Tapos mas maganda po kung naka-frame po talaga siya. Bali, yung iba kong clients, bumibili po sila ng mga malalaking wall clock kasi mahal po magpa-customize ng mga rounds na ano na frame eh. So, ang ginagawa po nila, bumibili na sila ng malaking wall clock tapos yun na po yung gagamitin nilang frame. Tatanggalin lang po yung pinaka ano, yung sa loob. Ayun po, ma'am. Alright, so ganun yung paraan ng pag-frame. Tatanungin ko sana si ma'am kung ano ang frame, paano fine-frame ang mga artwork sa bilao. Yun pala ay wall clock. Magandang idea nga ma'am yun, no? Kasi talaga kasi yung mga bilog na frame po talaga. Bali, mas maganda talaga siya naka-frame para iwas po talaga sa dust, para hindi mo na kailangan i-feather dust, para hindi magkakaroon ng smudges, magkakaroon ng voice. Mas less yung noise. Tapos, yun nga po, para hindi po siya magbubukbok. Bawal po kasi mabasa. Alright. Ma'am Chenny, ibahagi mo naman po sa amin ang proseso mo sa paggawa ng art no, o ng artwork sa bilao. Bali po, kailangan po talaga munang mag-isip ng tema. Kung ano po yung gusto kong i-paint, kung anong inspiration ko, kung saan po ba nababagay yung paint na to, kung bagay po ba siya sa lahat ng mga bahay, sa lahat ng mga tao, kung baga okay po ba siya sa mga kabataan, yun. Tinitignan ko po rin yung mga ganong aspeto bago po ako mag-paint. Tapos po, bali, sa pag-paint naman po, kailangan lang sa akin, gusto ko po tahimik yung lugar, tapos nandito lang po, tapos walang tao, ganyan. Tapos sa mga materials naman po, ayun po, gusto ko lang po naka-well-organized po siya, ganyan. Tapos, ang ginagawa ko po kasing way is every rectangle nga po niya is iba-ibang kulay. So gumagamit po ako ng iba't-ibang shades. Importante po sa akin yung colors na white and black para po sa iba't-ibang shades ng color, ganyan. Para po magkaroon po siya ng buhay, ganyan. Tapos, kapag dumating po yung point na parang napagod po ako, hindi ko po pinipilit na mag-paint po ako ng mag-paint. Kasi nasasayangan lang po ako sa materials eh. Kumbaga parang, since hindi ka naman inspired sa mga oras na yon, hindi ka naman, hindi maganda yung mapoproduce mo po. So, ang ginagawa ko, pag nasa mood lang po talaga ako nakakapag-paint. And then, ayun po, kasi minsan pag nagpipaint ako nang wala sa mood, parang ang mangyayari the other day, kapag nasa mood na ako, mapapatungan lang siya ng another na idea kasi may mas maganda pa kong idea na isip. Parang ganun. So, kailangan na sa mood ka, ganyan. Tapos, kapag madalas ko pong ginagawa po siya kapag gabi, pagka after po ng duty ko po kasi sa ospital, umiidlip po muna ako. Tapos, kumbaga pahinga. Tapos, saka po ako nagpipaint pagkagising ko. Kasi po ano eh, parang hindi ko po inaano din, pinapagod din yung sarili ko. Kumbaga kahit na medtech sa umaga, painter sa gabi, may kailangan meron pong pahinga. Pag naramdaman ko po na inaantok ako, titigil po ako sa pagtipaint. Tapos matutulog, ganyan po. Ayun, importante po yung pahinga. Para po makapag-isip ako ng mas maganda, mas malalim, at saka mas kakaiba. Ayun naman po yung dapat talaga. Ayun, salamat ma'am. Ibig sabihin ma'am, mas gusto mong magpinta sa isang lugar na tahimik. Ma'am, anong preferred na oras mo pagpipinta? Ngayon po kasi yung duty ko palagi sa hospital is umaga. Bali, umuwi po ko alas 2, umiidlip po muna ko hanggang alas 6. Yan. Tapos kakain lang, tapos 7 mag-start na po ako. Tapos mga matatapos ako ng 12, tapos matutulog na po. Tapos, before 6, gigising na po kasi may duty ulit kinabukasan. Yun po, ganun po siya. Tapos, pag off ko naman,
Ganun pa rin po, yung duty, imbis na duty ko sa ospital, nagpipaint po ako. Kagaya ngayon, ma'am, nagpipaint ka ba ngayon? Kanina, tinapos ko po itong, itong bago kong artwork, ito. Ayan, napakaganda. Ma'am Chenny, ano po ang challenges at ano naman po ang advantages, no, sa pagguhit o sa pagpipinta sa unconventional canvas tulad po ng bilao? Bali, mas mahirap lang po talaga siya kaysa sa canvas. Kasi kung titignan niyo po talaga closer yung bilao, is meron po siyang parang uka-uka na linya-linya kasi kahoy nga po siya. So, sobrang challenging na para ma-perfect mo yung lines, yung mga gilid-gilid, yung mga sulok-sulok niya. Tapos, minsan may mga hibla na nung mga kawayan. So, kailangan tinatanggal po muna yon bago po ako mag-start mag-paint para malinis na po. Kumbaga, walang sasabit-sabit sa brush para hindi masisira yung mga brush. Ganyan. Sobrang challenging niya po kasi. So, ano po kasi, parang iba-iba po kasi yung color niya per rectangle, yung po yung ginagawa ko. Para, kumbaga yun po yung sariling style ko na ginawa. Para po kakaiba po talaga. Alright. Ma'am Chenny, gaano katagal o kabilis mo namang nagagawa ang isang artwork? Ilang oras yung ginugugol mo para sa isang artwork, halimbawa? Siguro po yung pinakamabilis ko na is mga 8 to 12 hours na po yun. Mga ganun na po yung pinakamabilis ko. Dati po kasi parang 12 hours kasi ginagamay po pa siya yung bilao kung paano ko siya iaano. Hanggang sa na-proseso, napag-aralan, nahasa. Ayun. Umabot na po ng 8 hours yung pinakamabilis kong natapos. Opo. Ma'am, gaano kalaki ang bilao na pinipintahan po ninyo? Meron po ako ito, 18 by 18. Tapos, meron din naman pong mga 22. 22 yung size. Diameter. Opo. Gaano po kaliit yung bilao na napintahan ninyo at gaano kalaki yung pinakamalaki? Bali, yung pinakamaliit po pa lang po na ginagawa is 18. Tapos, yung pinakamalaki ko nang nagamit is yung 24. 24. Doon ma'am sa size 24 na bilao, gaano nyo po siya katagal pinintahan? Siguro parang umabot ako ng 30 hours. Mm-hmm. Pag pinagsama. Opo. Medyo matagal. Detalyado. Mas maganda po kasi pag gano'n. Opo. Ma'am Chenny, ipinagbibili mo ba itong mga artworks po ninyo sa bilao? At kung oo, ano po ang price range ng inyo pong artwork sa bilao? Opo. Pinagbibili ko po siya. Bali, meron po akong page, yung Filipina Peace. Nandun po yung mga paintings ko na for sale. May mga prices na din po doon. Bali, nag-umpisa po ako ma'am sa price na 2,000 pesos. Tapos, meron din po akong mga 3,000 hanggang 4,000 ma'am. Depende po sa size, sa time, sa details nung isang painting. Alright. Ma'am Chenny, tumatanggap ka ba ng mga commissions naman? Ano po ang range ng presyo kapag pinakomission sa inyo ang isang artwork? Bali, sa commission naman po, nagbibigay lang po yung client sa akin ng tema. Kunyari, example na lang yung pinaint ko na Superman. So, sabi niya gusto niya lang yung Superman. And then, ako lang po dapat yung bahala kung paano po i-paint si Superman. Kumbaga, sa akin pa rin yung pinakahuling idea, tapos sa kanya lang po yung pinaka-base. Tapos, pag presyuhan naman po is depende rin po yun ulit sa laki na gusto niya. Tapos, kung gusto niya ba, ako na yung mag-frame. Ngayon, depende po yun sa ano. Tapos, kung i-deliver ko pa po, ganun. Kung house to house ko i-deliver, ganyan. Depende po sa usapan din po natin. Opo. Eto Ma'am Chenny, saan po makikita ang creations ninyo bukod sa Facebook page? Meron po ba kayong mga iba pang social media pages kagaya po sa Instagram, YouTube? Opo, meron na po akong Instagram ngayon. Bali, ongoing po na ina-upload ko na yung mga painting ko po doon kasi kakagawa ko lang po sa kanya.
Bali, nito lang po kasi yung Pilipinas Peace, eh. Bali, ano lang siya, this March lang po talaga, ko lang po siya ginawa. Bali, Pilipinas Peace po yung pangalan po nung page ko sa Facebook, sa Instagram, pati po sa YouTube. Gumawa na rin po ako ng YouTube channel na, kumbaga, yung compilation, kung paano ko po ginagawa yung mga paintings, ganyan, kung paano yung detalye, ganyan. Tapos, nasa Pinterest na din po ako. Nag-upload din po ako doon. Ayun po. Tapos TikTok. Pati sa TikTok po. Oo, nakakatuwa. Yung mga artist ngayon, no, nasa TikTok na rin. Ma'am Chenny, saan po, saang mga lugar na sa Pilipinas, even sa abroad, nakarating ang mga artworks po ninyo? Ano po yung mga lugar na malalayo, no, o kaya yung mga malalapit lang na narating na ng inyo pong mga artwork? Bali po sa ano, yung pinakamalayo na po ata is Singapore, Japan, and London. Yun po yung mga napag-deliveran ko na ng mga paintings ko na. Pero dati po kasi hindi pa ako nagdilao din since nung pandemic lang po yung dilao. Bali dati, ang ginagawa ko po is yung mga portrait, charcoal, mga watercolor, mga oil, pati mga canvas, ayun po. Dati po kasi, puro commission lang po talaga yung ginagawa ko. Kung ano yung paggawa ng client, yun lang din po yung gagawin ko. Bali ngayon na lang po ako nakakapag-free, nakakapag-paint kung ano po yung nasa emotion, mindset ko, inspiration. Pero dati po, ano po, lahat po yun, yung mga sa ibang bansa, puro mga commission po talaga yun. Opo. Pero ngayon, ako ngayon na order sa akin sa Canada naman po siya. Dalawang bilao yung ipapagawa po nila. So, ayun po. Ongoing pa po yung process. Tinatapos ko lang po kasi yung mga paintings ko na gagamitin ko for exhibit ko for this April 25. Bali, meron po kasi ako exhibit. Kaya, yun po lang muna yung inaasikaso ko para organize ko yung schedule. Wow, exhibit. Ma'am, pwede mo ba kaming bigyan ng mga impormasyon kaugnay ng exhibit? Ay, yes po, yes po. Sana po makapunta po kayo. Yung exhibit ko po is tema po siya na Pormang Bilao Pilipina. So lahat po 'yon, puro mga bilao or mga mga gawa sa canvas pero pormang bilao pa rin po. Tapos po, nandun din po yung iba kong mga paintings ng mga bamboo speakers, ganyan. Tapos mga bags na gawa din po sa mga Hawaiian, ganyan po. Tapos po, meron din po akong exhibit na this August. So, ayun po. Sa 25 po yung opening sa GMA Portal Mall. Sa Cavite din po yun. Bali, 1 week po siya, April 25 to May 1 po. Sana po makapunta po kayo. Ma'am, sa GMA, sa GMA Cavite po? Yes po, sa GMA Cavite po, Portal Mall. Opo, kasunod ng Carmona, ma'am, ang GMA. Tama ba? O silang muna? GMA po. Tapos kasi kaliwa po yung silang. Oh, okay po. Ayun po, sana po makapunta po kayong lahat. Alright. Ayan, Ma'am Chenny, kailan at papaano naman po kayo nagkaroon ng hilig sa likhang sining? Bali po ano, bata pa lang po kasi ako for grade 4. Nagko-compete na po talaga ako sa arts. Tapos siguro po ano, nakita ko po kasi yung mama ko since siya po kasi talaga yung idol ko sa pag-paint. Bali, nakita ko siya lagi siya nag-paint, ganyan. Tapos, siguro sa kanya ko po talaga naman na yun, yung sa arts, yung passion sa arts. Tapos po, ayun po, ginawa ko na rin siya hanggang sa ginamit ko po siya as sideline, pandagdag sa baon nung estudyante pa po ako. Tapos, ngayon, as sideline ko para sa, hindi lang sa pag-medtech, nag-paint din po, ganyan. Tapos, pagka emotional, ganyan, yun, nagpipaint din po, ganyan, doon ko po nare-release yung mga emotions. Yung stress, minsan, tapos yung mga pressure sa life, ganyan. Doon ko rin po siya na. Ma'am Chenny, ibig sabihin, ang nanay niyo po ay painter din?
Artist din? Ayun. Apo, tapos yung papa niya, yung lolo ko, is sculptor naman po siya. Wow. Oo, so talagang yung talent sa art ay nasa dugo, nasa pamilya. At siguro pa, ganun na nga. Tapos depende na lang din sa'yo kung paano ka, paano mo hahasain yung sarili mo. Mm-mm. Alright. Ma'am Chenny, sa mga... Ah, yes po. Go ahead po. Ay, opo. But tagal ko po kasi ma'am nag-practice talaga. Kumbaga, ang tagal kong nag-ensayo, nag-hasa, tapos gumamit iba't ibang mga materials para malaman ko kung saan ako yung pinaka the best, kung saan ako pinaka komportable gamitin, ganyan. So, ayun po, matagal po na pag-hasa yung ginawa ko talaga. Opo. Ma'am Chenny, sa mga nagawa mo ng artworks sa Bilao, ano po ang pinaka-paborito mo? Bali, yung pinaka-paborito ko is yung ano po eh, yung sa Hogwarts Summer. Bali, ano po siya, yung sa Hogwarts, sa Harry Potter. Tapos po, ginawa ko po kasi siyang parang summer yung tema niya. Kasi kakagaling ko lang po nun sa beach. That, bali, nakita ko po kasi sa, ano, sa internet, yung Hogwarts parang laging ang dark. Ang dilim-dilim niya po. Parang gusto ko po kasi lagi sa mga paintings ko is mga colorful. Kumbaga magbibigay siya ng brighten sa bahay kung i-display man siya. Kumbaga magaan siya sa mata, ganyan po. Bali, yun po. Ginawa, pinalight ko po yung colors. Pinaganda ko po yung tema sa summer nga po since summer po ngayon. Ayun po yung ginawa. Pinaka-paborito ko po ginawa. Opo. Ma'am, nandito ba yun? Na-download ko ba yun? Madadaanan ba natin? Parang hindi Adam. Ay, sorry po. Ayan, titingnan ko na lang ma'am, mamaya ulit sa page po ninyo. Ma'am Chenny, palagi ko itong tinatanong sa mga artist na nakakapanayam namin, paano nyo po nilalabanan ng art block? Ah, yung art block. Actually, meron din po akong art block before. Parang, kasi since yung mama ko po yung paborito ko po talagang artist, parang ang nangyari po nun is nagkaroon po kami ng conflict. Na parang sabi niya hindi daw maganda yung gawa ko kasi lagi kong tinatanong kung maganda ba yung gawa ko. Kumbaga nagbibigay na nanghihingi pa ako sa kanya ng affirmation or yung parang sa kanya manggagaling na maganda talaga yung gawa ko. Kumbaga hindi ako naniniwala na maganda yung gawa ko as long as hindi niya sinabi. And then that time, parang siguro bata pa kasi ako mag-isip na. Ano, tumigil pa ako sa pagpe-paint, tapos lahat ng mga paintings ko, tinapon ko na. Sabi ko, hindi na mag-paint kasi walang naniniwala, parang gano'n. Kasi ayaw nga ni mamang, kumbaga, feeling ko na hindi ako na-support. Pero which is, in the end, nung lumaki na ako, sabi ko, ay, wait pala niya yun para maging competitive ako. Maniwala ako sa sarili ko. Tapos, kahit na anong sabihin ng tao na about sa painting mo, lagi mong iisipin na maganda yung ginawa mo. Ayun po, after nun, kumbaga, medyo matagal din po ako na-stuck. Tapos, pinilit ko po talaga yung sarili ko na magkaroon ulit ng time, paunti-unti. Tapos, ayun po, hanggang sa naging part na ulit siya ng sistema ko, ganyan. Ayun po, kailangan po talaga, nasa'yo po talaga yung urge. Kumbaga, nasa'yo pa rin kung paano mo siya lalabanan. Kung, kunyari, example na lang is, katulad ko noon, is ginamit ko siya as pandagdag ko sa mga baon, ganyan. So, ginamit ko po yung skills ko para po makatulong din sa nagpapaaral ko sa akin, sa family ko, ganyan po. Ayun po, kumbaga, nandun na po kasi ako sa peak na ano yung gagawin ko para mas makatulong ako. So, yung kakayahan ko, so ginamit ko po siya. Okay, so yun yung way ni mother, no, para sabihin sa'yo na kailangan mo pang mag-improve. Kasi nga naman, kapag naisip ko, kapag nanay, kapag kamag-anak mo yung nagsabi na hindi maganda ang gawa mo, mas masakit yun. So, pero pag halimbawa, nasanay ka na sa ganun, pag sinabihan ka ng ibang tao na ganun, hindi ka na masasaktan kasi
hindi na nga ako nasasaktan. Nasanay na nga ako dun sa sarili kong nanay, 'di ba? So, wala nang kumbaga, hindi ka na masyadong makikinig dun sa sasabihin ng ibang tao sa artwork mo. At ako, ma'am, naniniwala ako na lahat ng artworks ay magaganda dahil yun yung art, eh, 'di ba? Yun yung essence ng art, kailangan malaya, 'di ba? Yes, yun nga po, eh. Kaya po sabi niya sa akin, kailangan hindi niya sasabihin na maganda yung gawa ko, saka ko iaano sa sarili ko na ay ang ganda ng gawa ko. Kumbaga, alam ko sa sarili ko na maganda yung gawa ko. Kahit sino magsabi na ganda, ganyan, kulang, or hindi siya pangmasa, ganyan. Ayun po. Pero supportive talaga siya hanggang ngayon. Hanggang ngayon po, sobrang sinusuportahan niya pa rin po ako. Minsan, nagbibigay pa siya ng mga idea sa akin. Kaya lang, siyempre, may sarili na po akong pag-iisip, inspiration, sariling emosyon. Kumbaga, hindi ko na po siya napapakinggan katulad noon na parang ngayon po, kung ano po yung nasa isip ko, yun po yung ginagawa ko na po talaga. At effective naman ang ginawa ni nanay, ni mother, di ba? Talaga, sobrang naging competitive ko talaga ako sa arts. Opo. Ayan, Ma'am Chenny, kanina ko pa tinatanong sa isip ko kung bakit kayo po ay medtech, no? Medical technologist by profession. So, Ma'am, bakit hindi architecture o fine arts, mga kurso na related sa art, yung kinuha po ninyo kung hindi para medical course? Opo. Bali kasi, ma'am, hindi po kasi ako pinag-aral po na parents ko. Tapos parang yung nagpa-aral po kasi sa akin, siya po yung pumili ng school. And then, okay lang naman din po sa akin kasi favorite subject ko rin po talaga is science. So, yung subject lang po, ay yung mga courses lang po kasi sa school na yon is puro mga medical, like medical technologies, tapos grad tech, tsaka psychology. Bali, sabi ko na lang, since kakaiba talaga yung medtech, yun na lang po yung pinili ko. And hindi ko naman po pinagsisisihan talaga yon, yung decision na yon. Kasi aside from frontliner ka na, di ba, meron ka pang another job na pwede mong gawin. Like, katulad nga po ngayon, kumbaga, meron na akong hilig na ginagawa, tapos meron pa akong regular na work. Meron akong sideline sa pagpipaint, tapos meron din po akong regular na job. At saka po nung pandemic, sobrang kailangan po talaga ng mga frontliners. Kailangan na kailangan po talaga kami. So ang nangyari pa nga po nun is, mas inuna ko na rin po muna yung pag na medtech kasi po hindi na rin po kaya sa oras. Kumbaga, minsan kasi yung shift namin, medyo mas matagal na sa regular shift. Kumbaga, wala nang pahinga kung magpipaint pa ako. So ayun po, since kailangan, pinag-aral lang po talaga ako ng tita ko, tapos namili na lang po ako dun sa courses na available dun sa school na yun kasi medyo mura lang po yung, medyo mura lang po yung tuition sa kanila. Ayun po, kaya po naging medtech po yung profession ko. Ayun, tapos good thing naman po yun kasi parang dalawa na rin po yung profession. Totoo, at saka ang pagiging isang frontliner lalo na ngayon ay very noble, ma'am, yung inyong profession, no? O, ma'am, kumusta ang kumusta po ang trabaho ngayon sa ospital? Bali, sa Chinese dyan po, medyo dumadami po ulit yung mga nagpapatest sa amin, na sa mga swab. Tapos, siguro po yung iba, parang mga local travel, ganyan, yung ginagamit na po kasi pwede na po tayo mag-travel. Tapos, yung iba pang mga sa ibang bansa, ganyan, yung mga seaman po. Basta po umalis kasi ng bansa, lagi nagpapaswab. Tapos po, mas last na po yung mga positive po talaga na nade-detect namin sa sa antigen po. Kasi doon po kasi kami doon po ako naka-line up sa serology. Opo. So, ma'am, naisip ko rin ngayon, no, na ang mga medical technologist, siguro mas napapasalamatan natin yung mga doktor, mga nurse, pero parang madalang nating mapasalamatan yung mga medical technologist when in fact sila yung unang humaharap sa virus, 'di ba? Kayo yung nagsaswab, kayo yung nagte-test, 'di ba? So, dapat kasama sa pinasasalamatan natin yung mga medical technologist. Opo, ma'am. Ayun po. Bali, okay lang naman din po yun na ganun po yung nangyayari.
Pero alam naman po namin na kung ano yung ginagawa po namin, kung ano yung ambag namin sa paglaban sa COVID. Kumbaga, kasi kami po yung ano eh, mismong virus yung kaharap namin. Though mahirap po talaga yung ginagawa po ng mga nurse, ng mga, lalo na yung mga doctors po natin, kasi po yung patient po talaga yung pinakahawak po talaga nila. Kumbaga, sila po yung nag-aalalay talaga, lalo na yung mga nurses po natin. And then, yung sa amin nga lang po is yung mga specimen, kumbaga, yung pinaka-direct na contact po talaga sa virus is nasa amin po talaga. Pero as long as lahat naman po kumikilos, ginagawa po yung trabaho, okay lang po sa amin na kung ano man po yung acknowledgement na nagawa po ng ano, ng media or ng kahit ano po sa medical technologies, ma'am. Very well said, Ma'am Chenny. Ma'am Chenny, para sa isang Filipino artist na kagaya mo, ano po ang pinakamalaki mong pangarap? Bali kasi ano eh, gusto ko ngayon magkaroon din ng exhibit, hindi lang dito sa Pilipinas. Kasi kumbaga, sobrang makapilipino ng ginagawa ko eh. Kumbaga, para sa akin, hindi lang to pang Pilipinas, pang international po talaga yung arts na ginagawa ko. Dahil kakaiba po siya, sa Bilao po siya, at para sa akin, sariling technique po talaga yung ginawa ko para binuo ko para po makagawa po ko ng isang magandang obra. So, yun na lang po yung goal ko ngayon is magkaroon din ng exhibit po, maidala yung Bilao paintings ko sa ibang bansa, hindi lang po dito sa Pilipinas, para maipagmalaki po natin yung meron tayo, yung mga gawa natin. Alright. Ma'am Chenny, ito ba ang exhibit mo sa April? At nabanggit mo kanina, merong isa pa sa August. Yun po ba yung dalawang unang exhibit mo? First time mo bang mag-exhibit, ma'am? Bali, opo. Sa mga mall, first time po talaga siya. Pero dati po kasi meron pong parang mini gallery yung naging manager ko sa mga bamboo coin bank, tapos bamboo speakers. Bali doon niya po nilalagay kasi yung mga gawa ko. Parang mini gallery lang po siya, ganyan. Kumbaga shop po siya ng mga bamboos, ganyan. Tapos yung first time ko po is yung sa mall. Yun nga po, this April 25 yung opening. Tapos one week po siya hanggang May 1. And then, buong month po ng August. Kasi po, pinili ko yung August kasi birth month ko po siya eh. Tapos, meron pa pong naka-line up din sa akin this October naman po. Sa may Lotus Mall din po, sa Cavite naman. Das Imus po. Tapos, sa Naik naman po yung sa December. Bali, puro mga malls po sa Cavite yung pag-i-exhibitan ko. Wow! Congratulations, ma'am, in advance. At alam kong deserve mo yan. At good luck, ma'am. Ingat lang, ma'am, sa ano, ha? Paglabas-labas. Opo. Ayan. Ma'am Chenny, para po sa mga artist din na o sa mga tao na gustong gumawa ng art, gustong ipakita sa mundo yung kanilang art, may talento sa art, ano po ang maipapayo mo o mensahe mo para sa kanila? Bali, yung pinaka-mensahe ko lang po talaga is huwag po kayong titigil sa mga huwag po talaga tayong huminto. Pwede yung magpahinga, pero huwag po tayong huminto sa arts kung baga dahil lang sa mga iba na yung career natin, iba na yung goals natin in life. Kumbaga, para sa akin, kumbaga pag lagi nasa sistema mo pa rin yung pagpipinta, gagawin at gagawin mo yun kasi masaya ka. Kumbaga, sabi ko nga sa ibang artist na nagtatanong din sa akin kung paano mo malabanan yung pag-stop sa arts is kailangan lagi ka lang inspired na tao. Kumbaga, lagi kang titingin sa mga likod ng mga kwento ng mga tao, ganyan, likod sa kwento ng bawat bagay, hindi lang po sa mga tao, ganyan, pwede rin sa mga hayop, inspiration, ganyan. Tapos po kailangan lagi nating pagkakatiwalaan yung sarili natin na maganda yung ginagawa natin. Nakakaiba yung ginagawa natin, na hindi tayo gumagaya lang. Kasi kung gaya lang, di ba, parang ano lang po yun, sana nag-print ka na lang, ganyan. Since ginawa mo pa rin yun, kakaiba pa rin yun. Hindi pa rin yun, kumbaga, panggagaya kasi
may sarili ka pa rin stroke ng brush. Kumbaga, kakaiba pa rin yung ginamit mo na materials, ganyan. So, huwag tayo maniniwala na parang, ay, gawa din. Parang katulad lang yan ng gawa ng ganito, katulad lang yan ng gawa ng ganyan. Mas maganda yung gawa nito, mas maganda yung gawa niya. Kumbaga, kailangan lagi natin pagtitiwalaan yung sarili natin na maganda yung ginagawa natin at nakakatulong po yung mga gawa natin. Kasi po, this exhibit po nga po na darating is yung half po nung magiging kita po ng exhibit is idodonate po natin para po sa mga nasalanta po ng Bagyo Salinte. So, ayun po, kumbaga, yung inspirasyon na hindi ka lang makakatulong sa sarili mo, sa pamilya mo, pati rin po sa ibang tao. Yun po yung mas maganda. Yun po. Napakaganda. Ayan, Ma'am Chenny, imbitahan mo po ang ating mga tagapanood, mga tagapakinig na pumunta sa inyo pong exhibit at bumisita sa inyong page. Nasa inyo po, Ma'am, ang pagkakataon. Yes po, maraming salamat po sa mga nakikinig ngayon, sa mga nanonood ngayon. Iniimbitahan ko po kayo at sana po mabisita niyo po yung Facebook page ko na Filipina Peace. Nandun po lahat ng mga obra ko. Tapos yung mga updated na mga compilation ng mga ginagawa ko at saka po yung mga events na mangyayari. Tapos po April 25, meron po akong exhibit sa GMA Portal Mall sa Cavite po. Mall hours po yung open niya. Tapos sa August din po sa GMA Portal Mall pa rin po yun. Buong August naman po siya. Sana po masuportahan niyo po ang mga gawang Pinoy at saka sana po wag po kayong mapagod, tangkilikin yung mga gawang atin. Maraming salamat din po pala sa lalo na sa parents ko na sobrang supportive po sa mga ginagawa ko sa pagpipaint ko, ganyan. At saka po sa mga friends ko, sa mga co-works ko sa Chinese General Hospital. Maraming salamat sa pagsuporta, sa pag-like palagi ng mga paintings ko, sa pag-share. At saka sa mga friends ko sa Cavite, alam kong pupuntahan nyo talaga yung mga gawa ko kasi ang dami ko nang inimbito sa inyo, dapat pumunta kayo talaga. At saka, ayun lang po, sobrang thank you din po talaga kay Lord kasi sobrang blessed po talaga sa akin. Maski noong hindi pa ako nagpipaint, alam kong sobrang blessed po talaga ako sa kanya. At saka sobrang lakas ko po talaga sa kanya. Hindi niya po ako pinapabayaan. Alright. Ma'am Chenny, maraming salamat sa pagkakataon na to at good luck sa'yo. Sana ay mga minsan no, makapasyal kami somewhere at ikaw ay kasama ka sa exhibit o ikaw mismo yung nag-i-exhibit. Maraming pong salamat at manatili pong ligtas. Alright. Maraming salamat, ma'am. Bye-bye. Muli po.